guys! It's Teacher Sai. So, today's vlog, i-share ko naman po sa inyo kung ano yung mga natutunan ko sa loob ng higit 2 taong kong pagtuturo dito sa US bilang isang SPED teacher. Number 1, hard work pays off. Sa experience ko dito nung nagsisimula ako sa pagtuturo, sobrang na-shock ako sa dami ng trabaho na hindi ko ina-expect, na hindi ko rin alam kung kakayanin ko lahat. Kailangan mong isiksik sa isang araw yung ganong kadaming workloads. At times, I feel like giving up. But if you put a lot of effort or if you do the extra mile, makikita mo talaga yung resulta. Mating ako sa point na gusto ko nang sumuko kung pwede lang uuwi na ako. Pero I survived and it's my 2nd year now. At nakikita ko rin naman na nagbubunga lahat ng paghihirap na ginagawa ko. 2nd, time management. So, I'm guilty of that. Alam na mga nakakakilala sa akin nung nasa Pilipinas pa ako na pagdating sa time, hindi talaga ako maaasahan. Kahit yung mga katrabaho ko. So, ako kasi yung taong mahilig magpuyat or hindi ako talaga yung morning person na tao. So, I prefer to work in the afternoon. Kaya, when I was still in the Philippines working, laging ang kinukuha kong time to work is yung pangtanghaling session sa pagtuturo. Kasi, antukin talaga ako at madalas, may mga pagkakataon, especially nung nailipat ako sa pang-umagang klase, nalilate talaga ako. Kasi, ang hirap makatulog sa gabi. Pero, pagdating ko dito, wala akong ibang maasahan. Walang mama o papang gigising sa akin. Para sabihin na, pumasok ka na sa school, malilate ka na, ganun. So, I need to be able to manage my own time wisely. Natuto akong matulog ng medyo maaga-aga sa dati kong oras ng tulog. At never pa naman akong na-late. Malilate man ako, may valid reason. So dito natuto akong i-manage yung time ko. Aside from that, hindi lang pagdating sa pagpasok sa work, kundi pati na rin sa mga paggawa ng requirements. Dito natuto rin akong pahalagahan ng kalendaryo. Kasi bilang SPED teacher, kailangan mong laging updated pagdating sa oras kasi you need to plot dates and time for each of your IEP meetings kasi kailangan mong tumawag sa magulang to set an appointment for the meeting. Bawal kang malate kasi dito laging ang IEP meeting ini-schedule namin before we start our classes in the morning. So, madalas, ang IEP meeting ko ay from 7:15 a.m. onwards. Wala akong choice kundi gumising ng maaga. Number 3, you have to make connections with your students. Hindi kasi nasabing physical connection, but then you have to create a bond with your students na kung saan they will feel comfortable, safe, and that they feel that they are cared for. Kasi hindi katulad ng isang typical na teacher na, basta, master ko yung subject na tinuturo ko. I'm prepared for daily instruction. No, hindi po yan mag-work dito. My previous PED supervisor told me that it is important to make connections with them, lalo na as a SPED teacher here na hindi naman lokal or hindi naman talaga taga dito sa US, dagdag pa natin yung factor na maliit ako at mukha daw akong bata. So, importante na makabuo ka ng connection sa mga bata. Alamin mo kung ano yung interest nila, alamin mo kung ano yung gusto nila. Halimbawa, kung ang batang ito ay gamer. So, at least, kumuha ka ng idea or alamin mo kung ano yung mga makakapagbigay sa inyo ng connections
or pwede rin namang itong batang to ay mahilig sa sports. So, kailangan gustuhin mo rin yung isang bagay or pag-aralan mong gustuhin yung isang bagay para makakonnect ka sa kanila. Kasi kung hindi, hindi sila makikinig sa'yo. Wala silang interest sa lahat ng ituturo mo. Para ka lang nakikipag-usap sa pader na kahit dakdak ka ng dakdak, maubos ng laway mo sa kakasalita, wala pa rin. Kasi hindi ka nag-build ng connection with them. And din yung sense of respect. Kapag ka once na-gain mo yun, wala kang magiging problema behavior-wise sa loob ng klase, which I've struggled really last year, pero ngayong second year ko na, hindi na. Smooth sailing na lang lahat. Fourth, be a team player. So, napakahalaga na hindi lang mag-build ka ng connection sa mga estudyante mo, kundi sa mga kasamahan mo rin. Nung nagsisimula ako, as much as possible, gusto ko nandun lang ako sa loob ng classroom ko. Parang makahiyang hindi pa namumukadkad. Tama ba? Makahiyang hindi pa mabuklak. Or katulad ng isang bulaklak na hindi pa namumukadkad. Ayun, bulaklak na, huwag na makahiya. Nahihiya akong tanong kasi baka ma-judge ako. Pero kalaunan, na-realize ko na hindi naman pala dapat ganun. You have to become a good team player. Work collaboratively with your team. So, bilang isang resource teacher na nasa 6th grade level, natuto akong makisalamuha. Dito, mas gugustuhin pa nga nila na magtanong ka kung hindi mo alam. Huwag kang mag-assume na alam mo lahat or huwag ka lang manahimik sa isang tabi. And bukod sa natutunan ko maging isang good team player, naka-built din ako ng friendship with my colleagues. Hindi ko na pinoproblema yung lesson plan ko for each week. And instead of not asking for help, dapat marunong kang i-advocate yung sarili mo. Fifth, you must have always a backup plan, especially when it comes to instruction. Kasi kahit sabihin na natin nasa US ka, hindi naman ibig sabihin 100% na hindi magkakaproblema online. Most of the time, ang ginagamit naming medium of instruction is through online. So I have my Promethean board, I have my desktop computer with me. Pero sa mga pagkakataong slow ang connection, kailangan meron kang nakaprepare na activity for the kids. Kasi kung wala, i-expect mo na parang riot ang klase mo. It will be your worst nightmare. So mag-prepare ka palagi to aid if something wrong happens. Sixth is to make yourself smile. Sa mga panahon ngayon na lahat tayo ay maraming problema or struggles na kinaharap, especially with this pandemic going on, it is very important to at least find ways on how to make yourself smile. At sa akin, siguro, aside from thinking of happy thoughts, bukod sa family ko na nandyan, syempre, a happy love life, and also his family. Buti na lang andyan ang Smule din, andyan din ang Star Maker, andyan ang Mobile Legends. Paminsan-minsan, naglalaro pa rin ako. At ngayon nga, ito, sinimulan ko itong vlogging ko. At sana patuloy niyo pa rin akong suportahan. Bukod doon, I also reward myself. Siyempre, kailangan mo ring mag-alat. Hindi naman sa gagastasin mo lahat ng earnings mo. Pero something that really makes me smile is that yung thought na nakakapagpadala na ako sa family ko in the Philippines, nakakatulong ako sa kanila, and also nabibigyan ko ng reward yung sarili ko. Seventh is always continue learning. Na-realize ko na
kahit pala teacher na ako, marami pa akong kailangang matutunan. That's why I continue and pursue my master's degree. At kasalukuyang meron na akong 27 units. So hopefully by or before this year ends, before 2021, gusto kong i-claim na matatapos ko tong MA ko by God's grace. Also attend professional trainings. Kasi kahit pa sabihing ilang taong ka nang nagtuturo, meron at meron ka pa rin matututunan. And also consider that you can also learn from your colleagues and from your students. Kapupulutan mo pa rin sila ng aral. Kahit pa sabihing ikaw ang teacher at sila yung estudyante. 8 is to learn to save and manage your resources. Hindi habang buhay capable ka to work, darating yung point na magkakasakit ka or hindi mo na kaya magtrabaho. So it's very important that you start saving money earlier and also set priorities. Kasi pag dumating yung point na hindi mo na kaya magtrabaho, at least you have something for yourself. And for my lucky number 9, don't forget to pray. Sa panahon ngayon na may pandemic, kahit yung pagpunta natin sa simbahan ay naaantala, kasi kahit dito sa Vegas, kailangan mong magpa-schedule para maka-attend ka ng mass. But that shouldn't be a hindrance for you not to pray and ask for God's guidance. So, hindi lang dahil obligation natin to. We don't only pray for ourselves, our families, our friends, our loved ones. We even pray for our country. Kasi si Lord, never naman tayong kinalimutan. So we must put that in our hearts and minds. At huwag lang tayong lumapit kapag kailangan natin siya. So that's it for today. I hope may mga natutunan din kayo dito sa mga bagay na natutunan ko while I'm away from home. And if you like this video, don't forget to click the like button, subscribe to my channel, and click the notification bell below for more updates. Until next time, thank you!